Okay. Kunyari, unboxing tayo. Pero second na lang ito, ginamit ko na siya before. Kaya lang, hindi ako na-satisfied, so binenta ko siya. Bibenta ko siya ngayon. Inplay Esport03. Yan siya. Ito yung may LED dito sa gilid. Nag-iilaw yan. At ito, konti. Okay, yan siya. Makinis pa yung tempered niya. Ano lang, medyo... Lagi ko kasi binubuksan. 12 mm pan sa likod. Pwede siyang lagyan ng 12 mm pan na dalawa sa taas, tapos tatlo sa harap. Tapos lagyan ng PSU. Para lang ito makita nyo kung ano yung pag bumili kayo ng Esport3. Nakikita nyo kung ano. Medyo maliit yung likod niya. So, ang naging problema ko sa kanya is yung pang power supply ka papunta sa motherboard. Medyo malaki kasi yung mataba. So, medyo nakangat siya dito. Pero kasha naman siya. Galingan nyo lang yung pag-ano manage ng wire. Meron siyang 3.0, dalawang 2.0 na USB jack para sa headset at saka headset port at saka mic. Ito yung LED control niya pag gusto niyo papalit-palit yung kulay niya sa gilid. Tapos reset button, power button. May indicator din siya dito. Ayan. Ang proper way na pagtanggal kasi ng mga ganito, yung iba pinipinch yung loob, mahirap pa yun eh. Yung ginagawa ko lang, hilahin mo lang mula sa ilalim, dito sa ilalim. Hilahin mo. Tapos ganyan. Tanggal na rin siya. Ito yung LED niya. Papalit-palit ng kulay yan. Papalit ko lang kasi ng ano eh, ng case. Ay, nakalimutan ko pala sabihin. Yung HDD niya nandito sa ilalim. Pwedeng, yung HDD niya kasi, mukhang pang-isahan lang sa loob. Pero pwede siyang lagyan dito sa taas. Nung mismong ano, caddy. Pag ibabalik mo na. Saan natin yung so ngayon malaki siya eh, 480x siya, tapos kasha sa kanya yung mga 12 inch na video card kasi naka video card ako na 12 inch eh. Tapos yan, pwedeng lagyan dito, kaya lang wala siyang freebies na ano eh, na tawag doon, parang kadi ng ano SSD. Pwede siyang lagyan dyan. Ito yung sinasabi kong ano-ano ng HDD or SSD. Pwede mo siya ipatong dito, yung pangalawa, yung isa yung nasa pinakaloob. Ngayon, ayan siya.
Okay naman siya eh. Actually, first impression ko talaga sa kanya, napakaganda niya. Kaya lang, advisable siya para sa mga, siguro mga nagli-liquid cooling. Pero sa taas mo ilalagay yung cooling, pinaka fan nun or exhaust. Kasi ang downside niya, ang pangit ng airflow niya, almost dito lang dumadaan yung hangin na ihigupin. E pag naka-wall mount to, pasandal sa pader to, lalo pa nawalan. Magiging airflow na lang niya sa ilalim, which is maliit na gap lang. Again, yung filter niya, sa taas lang yung free filter niya, walang filter yung ilalim per PSU. Walang filter yan. PSU. Ito, meron niya mga ganyan. Tinanggal ko lang kasi ginamitan ko ng video card. So, para sa akin, mas maganda pa rin. In terms of design, mas maganda tong Esport03. Pero, kung cooling ang mas hanap mo, go for Meteor03. Which is, ayan, kita niya naman. Parang mali pa nga yung suot ko ng fan eh pa. Dapat ata nandun na sa labas ng case. Which is, kadikit na ng, ng screen. Ayan. So, let's get back here. So, again, kasha ATX dito. Maganda siya for, up to 12-inch na video card. Longer than that, hindi na siya kakasya. Kasi na siya, almost dikit na siya sa fan sa harap.